Nung nakaraang linggo, nag-meeting po ulit ang Personnel Selection Board. Sino po sa inyo ay nakasama po sa Personnel Selection Board natin? Sino po yung mga kasama natin dito? Taas po ng kamay yan. May isa, may dalawa. Dahil umapalakpak na kayo, hindi nyo pa alam kung bakit. Sila po yung mga kasama nating empleyado sa lungsod ng Pasig na more than 5 years na nagtatrabaho dito bilang casual employee. Na, sandali lang, wala pa nga. 5 years and above na casual na permanent na sa kanilang paglilingkod dito sa Pasig. At ngayong 2024, hindi lang po sila, kasi mga 250 lang yung last week, or baka wala pang 200 pala. Pero ang total natin for the year 2024 na 5 years and above for permanency or for regularization ay 1,338 employees. Alam niyo naman po, sinimulan natin yan noong 2019. Siyempre, inuna natin yung mas matatagal na sa serbisyo. Marami sa inyo nakasama doon yung 20 years and above. Kahit nagpandemya, tinuloy-tuloy pa rin natin yung programa. Siguro naantala ng konti dahil sa pandemic. Pero tinuloy pa rin natin. Natapos na natin yung 15 years, yung 10 years in service. At sa kasalukuyan po, tinatapos na natin lahat ng 5 years and above. At masaya po akong ipaalam sa inyo na for the first time in history sa lungsod ng Pasig at sa ating lokal na pamahalaan, this year 2024, mas marami na po tayong permanent regular kumpara sa contractual casual. Ginagawa po natin ito, alam kong naririnig niyo po ito sa akin parate, pero ginagawa natin ito dahil gusto nating magbigay ng seguridad sa ating mga empleyado. Gusto nating ibigay ang lahat ng benepisyo, insentibo na kaya natin ibigay, dahil ang pinaka-importanting bahagi sa isang organisasyon, hindi lang sa pamahalaan, pero kahit anong organisasyon, ang pinaka-importante ay ang tao o ang human resources. Pinahahalagahan po natin ng ating mga kawani, ang ating mga empleyado, ang mga tao na nagpapatakbo ng ating lokal na pamahalaan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po tayo, marami pa tayong kailangan gawin. Yung isang nakakausap ko po madalas sa yung mga ibang kasama natin na sweepers at iba pang mga empleyado na medyo matagal na rin, pero sa ngayon ay job order pa rin. Pero pinapaliwanag po, kung tanungin po nila kayo, kasi wala naman po yata sila ngayon sa ating flag raising, pero ang dahilan po kung ba't hindi pa sila naka-casual ay naabutan natin sila noong 2019 na 5,000 pesos per month lang yung sweldo. Actually, 4 hours a day lang yung duty nila. So nakiusap sila noon na kaya naman nilang mag full-time, bakit hindi sila ipag full-time? Ang ginawa po natin, tinriple natin yung sweldo nila. Tinapat natin sa salary grade 1 na job order yung sweldo nila nung panahon na yon. Kaya po, medyo mabigat. One step at a time lang tayo. Mula sa 5,000 pesos, medyo mabigat kung sa salary grade 3 na natin sila, kapareho ng iba na regular employees. Kaya po, medyo nahuli po sila kasi mas malayo po yung pinanggalingan. Nagsimula sila na job order or volunteer na 5,000 pesos per month. Pareho rin po yung sagot, o pareho rin po yung tawag dito, pareho rin po yung sitwasyon ng ating mga PHA, yung mga city paid barangay health workers po, yung tinatawag natin PHA. Kaya rin po, hindi pa sila. No? Pero ang target din natin na tayo ang maging first LGU sa Pilipinas siguro. Ano, hindi ako sigurado, pero malamang tayo magiging first LGU sa Pilipinas na ang mga city paid barangay health workers, o yung tinatawag natin dito na Pasig Health Aid or PHA, na sila rin po ay magiging regular employees na natin. Kasi sa ngayon, job order sila, pero kahit job order pa lang po sila ngayon, ang totoo po niyan, sila ay among the highest paid barangay health workers sa buong Pilipinas. At naniniwala tayo na tungo sa universal healthcare, kahit sa ibang fields, ano, kahit sa ibang mga opisina po ninyo, kaya po natin ginagawa to. Muli po, kahit magtunog sirang plaka po ako, ginagawa natin to dahil ang pinaka-importanting bahagi sa isang organisasyon, gusto natin labanan ng korupsyon, ang sagot dyan, ayusin natin ang mga tao natin. Gusto natin gumanda ang serbisyo sa palengke, ang unang hakbang po dyan, capacity building tayo ng mga tao natin. Kung gusto natin maayos ang enforcement natin,
mula sa Toy TPMO, Toro, maayos business. Sagot po dyan, maayos na human resources. Everything else will follow. Focus tayo sa ating human resources. At isa lang naman ito, yung regularization. Isa lang naman ito sa mga pagbabago at reforma. Yung nagiging flagship lang siya kasi yan yung madalas na pag-uusapan. Pero sana alam po natin, sama lahat ng ginagawa sa Prime HRM, isa lang po itong bahagi dun sa mga pagbabago at reforma na ginagawa natin. Kaya sana patuloy po nating suportahan yung mga pagbabago at reforma na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga bagong permanent, congratulations po. Adjourn na po tayo. God bless.